In this video, I'm going to discuss the two additional example na gagamitin natin uli yung proseso na lahat na sabay-sabay. Gagawa tayo ng probability distribution, kukunin yung mean at saka yung variance. So, let's have example number 1 para sa additional example. A survey conducted by a researcher showed the number of students' siblings of grade 11 assets ABM in Pangulo National High School. So, doon sa mga in-interview niya, ang nagsabi na meron silang isang kapatid, dalawang kapatid, tatlong kapatid, o apat na kapatid, ang percentage nun is 0.09. Tapos, yung dalawa naman yung kapatid niya, ang percentage naman niya is 0.36 or yung probability niya. Yung tatlo naman yung kapatid niya, 0.43. Yung apat naman yung kapatid niya, 0.12. Kaya hindi natin alam kung ilan yung number of respondents in total, basta ang binigay lang yung percentage. Okay? Tapos, since nandiyan na yung probability distribution table, kunin na lang natin kagad yung mean. So, para makuha yung mean, i-multiply mo lang si V kay P of V. So, yan na yung magiging result. So, 1 times 0.09 plus 2 times 0.36 plus 3 times 0.43 plus 4 times 0.12. So, minadali niya na, no? Hindi na natin inire-write na patayo. Pwede na rin naman yung ganyan kasi konti lang naman yung given. Then, yung resulting value na ng mga product na 0.09 plus 0.72 tsaka 1.29 tsaka 0.48, i-add mo lang lahat yon. So, that will give you 2.58. So, yun yung mean. So, mu is equal to 2.58. And then, kukunin na natin yung variance. So, dito, syempre, mahirap kunin yung variance kung pahiga pa rin siya. Kaya, nire-write na siya uli ng patayo. So, saan nakuha yung negative 1.58? So, syempre, that is B minus mu o yung mean. So, 1 minus 2.58, that is negative 1.58 kasi maliit uli, binawasan ng malaki. Then, 2 minus 2.58, that will give you negative 0.58, and then 3 minus 2.58, that is 0.42. Then, 4 minus 2.58, that is 1.42. Then, squared mo uli yun. Yung mga nasa column 3. Tinanggal ko na dito yung column 3 na initial natin kung paano i-compute yung mean kasi nilagay ko na yung mean sa gilid. Kaya, ang column 3 natin dito, yung difference na kagad ni V kay mean. Tapos, yung column 4 na natin dito is yung square na ng difference. So, square ng 1.58, so positive dapat lahat ng nasa column 4 is 2.5, then square ng negative 0.58 is 0.34, then square ng 0.42 is 0.18, square ng 1.42 is 2.02. So kung mapapansin nyo class ha, lahat ng solution ko nagra-round up ako sa 2 decimal place lang. Kasi mahirap namang isulat ng mahaba, so dapat lang alam nyo yung round off procedure, kung kailan kayo magra-round up, tsaka kung kailan kayo magra-round down. Paki-review lang po uli yun, ha? Kasi yung iba until now, grade 11 na, hindi pa rin marunong mag-round up, hindi pa rin marunong mag-round down. O, kailan ba nagra-round up? Siyempre, pag ang katabi nung kung hanggang saan mo siya gustong putulin, 5. So, magdadagdag ka ng isa. 5 hanggang 9 yung katabi niya, magdadagdag ka ng isa. Or else, pagka 4 siya pababa, stay mo lang yung number kung saan mo siya pinutol. Next, last column, multiply lang natin uli yung squared ng B minus mean sa probability. So, that is 0.23, 0.12, 0.08, 0.24. Then, add mo lahat yon, you will able to get the variance, which is 0.67. So, kanina, sa example number 4 natin, 7.07 yung mean, tapos yung variance natin, 6.06.
ano siya, no, yung 6.06 ay medyo malaki. Ibig sabihin, yung mga susunod na point ay ganun kalayo kay variance. Medyo malayo siya. Medyo malayo yung mga random variable kay mean. Eto, kung mapapansin nyo, yung variance natin dito, 0.67 lang, wala pang 1. Pagka ganito, ibig sabihin nito, class, yung mga random variable halos magkakadikit. So, mas maiintindihan nyo to pag nag-aral na tayo ng normal curve, kasi dun to mas nakikita eh. Tapos, pag pinag-aralan na rin natin yung standard deviation. Next, another example is the probability distribution below show the number of hours spent by student using mobile phones in a day. So, compute the mean and variance. So, yung mga estudyante daw na gumagamit ng cellphone ng 6 hours, may probability na 0.14. Then, yung mga estudyante umabot ng 8 hours, may probability ng 0.52. And then, yung mga students na gumagamit ng cellphone ng 10 hours, may probability naman siya ng 0.34. Then, find the mean and variance na, sabay-sabay na po. So, third column, paano nakuha yung third column? Minultiply si first at saka si second column. Paano naman nakuha yung fourth column? Nung nakuha mo na yung mean, nung inad mo na lahat nung nasa third column, yung 0.84, yung 4.16, tsaka 3.4, diba nakuha mo yung mean na 8.4. Ima-minus mo yon isa-isa kay y. Kaya 6 minus 8.4, negative uli. Tapos, ganun din, 8 minus 8.4, so dapat negative to class ha, negative 0.4. Sorry, mali po yung image. Then, pag inad mo siya lahat, no. So, that is, susunod naman, 10 minus 8.4, that is 1.6. Tapos, pag in-squared mo naman lahat yan, positive pa rin. Basta yung third, ano ba to, yung 8 minus 8.4, negative 0.4 dapat yun ha. Pero, pag in-squared naman natin, positive 0.16 naman eh. And then, pag minultiply mo na yung fifth column kay second column, ayan na yung makukuha ang sagot. Add mo lang uli yan. So, the variance is 1.76. Tapos na po. Okay? Ganun lang po. Probability, distribution table, mean, tapos variance. Ganun po yung pagkakasunod-sunod niya. Okay? That's all.